Anong nangyari dito sa invention ni Mr. Dingell? Ngayon, andyan yung mga investor, pinapabilib niya na talagang tunay ang kanyang invention na pinapatakbo talaga ito ng tubig. So ngayon, nung nakumbinsi niya, noong 2000, nag-invest itong mga taong ito. Isa na yung Formosa, nag-invest ng 20,500,000 sa kanya. Ngayon, noong 2000 na yon, hinihingian siya ng production. Nasaan ang output niya? Siyempre, investor yan. Hindi pwedeng wala. Dahil investor, magbigay ng puhunan, siyempre, nag-invest nga yan kasi magninegosyo. So ngayon, wala naman siyang naipalabas na produkto. Siyempre, malaking pera ang ginastos. Hihingin sa'yo, pag hindi ka makabalik ng production, siyempre, anong gagawin na napakalaking pera? 20 million. So ngayon, kinasuhan siya. Tumatakbo ang panahon, hindi pa rin siya nag-produce ng kanyang produkto. Hanggang umabot ng 8 taon. Sipin mo yan, 8 taon. Hinatulan na tuloy siya ng guilty kasi 20 million ang binigay, walang nagawa. So siyempre, ihabla siya. Kahit nagkakaso na sila, hindi pa rin niya, kung totoo talagang ang kanyang invention, bakit hindi siya nag-produce ng produkto. Hanggang sa nakulong siya. Kaya noong 2010, siyempre matanda na siya, ayun, pumanaw na siya. Noong pumunta din ako sa DOST dahil magpatest din ako ng aking invention, nakausap ko mismo itong mga examiner doon na mismo pumunta doon sila, itong mga examiner, sa bahay ni Dingell at mag-i-assess kung talaga bang totoo ang kanyang invention. Ayaw naman daw pumayag. Hindi naman pwedeng hindi i-test kasi kahit sa mga project, kapag tapos na yung gawa mo, kailangan i-check yan. Kahit katulad ng mga engineer, yung mga may certified na alam. So, pagkatapos yung gawa, kailangan i-testing na witness at pipirma yung mga may katungkulan na may alam. Ganyan po yun, i-check talaga yan. Kaya, yun ang nangyayari. Walang nakakaalam kung totoo ba ang kanyang gawa kasi ayaw naman niya ipapatik sa iba. So, hanggang naiwanan na lang na pumano na siya na nagtingga, walang hindi napakinabangan ng kanyang gawa. Mayroon din ibang mga bumibida. Ang pangako, ganun din, 100% voter. Kaso nung may bumili, ginamit na tuklasan na hindi naman pala talaga purong tubig. Kaya, iba gustong ibalik. Kasi nga, simple, hindi naman satisfied yung gumamit. Yung gumamit. Nung sinasabi ko sa kanya na ang isip, hindi niya kayang patibili. Parang nag-ano siya, sinasagot niya ako ng mga bukalaw. Sabi ko, akala ko ba, mababasa na ito. Sabi niya, hindi, mapatay na ako ng mga kasulina. Nung nalaman namin na walang investor, ito natin sa ulit. Tapos nagkakaroon sila ng marami pang ibang bumibida na sinasabi ganun din na tunay na purong tubig lang kung sila lang ang magsasabi. Pero noong pupuntahan na ng mga may katungkulan, i-verify yung gawa, yun na ang problema ngayon. Natataranta. So, ayan na, hindi mamatanggihan. Siguro, na blanco ang isip. Nung metry ng matry, ayan. Hindi naman gumagana. Eh, siyempre, yung gas na yun ay nagdidepende lang sa battery. Ayun, palpak. Kaya bago magsabi kung ano mga i-claim, i-test maigi, gamitin ng matagal dahil may mga lumalabas niya na problema. Ganun yun bago mo i-sabi na yun nga ang device mo ay epektibo at 100%. Eh, kaso, hindi naman talaga totoo. So, huwag talaga magsabi ng hindi naman totoo ayon sa pagpansin ng iyong device. Naniniwala din naman ako na kayang-kaya magpapaandar ng makina na puro tubig. At malapit na si Dingell dyan. Yung 20.5 million, napakasapat na yon upang magpapagana o magagawa ng model para magpagana ng sasakyan. Kaya yun ang kanyang pagkukulang. Bakit hindi siya gumawa ng production dahil may nag-invest na nga sa kanya na pagkalaking pera. Kaya yung ating model, napaka-humble dahil wala din tayong pundo. Yung 20 million yan, sapat na yan upang gumawa ng model
na talagang magpapatuloy na magpapaandar ang tubig sa isang sasakyan. Yung atin, dahil kulang nga tayo ng pondo, diyan muna tayo sa claim niya 20%. Although, sa actual niyan ay mas malaki pa sa 20%. Pero hindi lang naman pampatipid ang benefits niyan. Tumipid na yung makina, mas maganda din ang temperature ng makina, gaganda yung andar at talagang mawawala yung mga usok. So, doon muna tayo sa claim na yan. Hindi natin pasublahan dahil ito ay pwede nang ipatulong, ipagamit sa ibang mga gustong gumamit dahil ito ay yun lang, yun pa, hanggang doon pa lang ang ating nakikitang actual na function ng device na ito. 20% lamang muna ang ating